Welcome back to my channel. It's me again, Mariko, and for today's video is ipapakita ko sa inyo kung magkano yung sahod ko sa YouTube last January and February. So, sahod ko sa YouTube this 2021, diba? So, alam ko curious kayo at gusto niyo malaman kung magkano ba ang sahod namin mga small YouTubers. So, kailangan talaga ng sipag at tiyaga. But first, alam naman natin lahat, diba, na yung revenue natin sa YouTube Studio, yung cut-off niyan is every 12 of the month. So, yung revenue natin, yung sahod natin na makikita sa YouTube Studio, is ita-transfer yan sa Google AdSense sa every 12 of the month. Tapos, yung sahod na nasa Google AdSense, yan na yung sahod natin. Tapos, yung sahuran ng YouTube is every 21st of the month. Okay, so, kumbaga, yung sahod mo sa February is makukuha mo yan sa March 21. Yung sahod mo sa March, makukuha mo yan on April 21. So, ganyan yung kalakaran ng YouTube. So, huwag kayong magtaka para sa mga kaka-monetize lang dyan. Kung yung mga revenue nyo na nasa YouTube Studio is wala pa siya sa Google AdSense kasi hindi pa yan malalagay. Sa 12 pa yan malalagay sa Google AdSense at yan na yung sahod nyo. So, ang minimum threshold namin dito is 70 euros. So, kung ano yung threshold, yan yung minimum na salary na makukuha mo. So, kumbaga, pag dollar siya sa iba is $100 yung minimum nila. So, kapag $50 lang ang sahod mo is hindi mo pa siya makukuha. Makukuha mo lang yan kapag nag-100 na. Sa amin naman is kapag nag-70 euro na, is tsaka pa namin siya makukuha. And then, ang sa akin is, pwede mo siyang i-edit. Pwede mo siyang gawing, makukuha ko lang siya kapag 100 euro na, or makukuha ko lang siya kapag 500 na, or 1,000 na, ganyan. So, sa akin, in-edit ko siya. Makukuha ko lang siya kapag naging 500 euro na siya. Pero nang dahil sa US tax, nagkakagulo. Kasi hindi ko kinuha yung sahod ko sa December at January kasi hindi pa siya nag 500. So, gusto ko sana kunin na sa ano na, sa March na. Eh, nang dahil sa tax na yan, ay, of course, nag-panic, nag-worried na baka kunin din nila ng tax yung sahod ko from December at January. So, change ko na agad yung threshold ko. Nilagay ko minimum 70 euros. So, yung sahod ko from December and January nakuha ko na last March 11. Yeah. And nang dahil dyan, nakabili ako. Nang dahil sa sahod na yan, nakabili ako ng iPhone 6S. Diba? Ang saya. At least nakikita ko yung pinagpaguran ko kung saan ko siya nilalagay. So, eto, galing to sa aking pagod, galing to sa sahod ko. Eto, dalawang iPhone 6S. Extra ko siya. So, ayan, nakita ko na kung saan ko. Kasi nung last year sahod ko, of course, binilhan ko din ng phone yung kapatid ko and Christmas gifts. Ayan, so, dyan nakikita ko kung saan napupunta yung sahod ko. Nung this time, para sa akin naman, so bumili ako ng dalawang iPhone 6S na mapupunta din to pag-uwi namin sa Pinas sa aking mga magulang. Hindi na ako magpapaligwi-ligwi pa at ang dami kong chika, ipapakita ko na sa inyo kung magkano yung sahod ko last Christmas. Para akong baliw na tangawan. Okay. So, para malalaman kung nasend na ba ni YouTube or ni Google AdSense yung sahod mo every month is magsisend sila ng email sa'yo na sabihin, please check your recent payment. Ayan, we sent a payment for your AdSense, pa blah, 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 earnings on March 21, 2021. So, ito yung sahod ko from February. So, para ma-receive mo siya, wala na kasi ngayong Western Union. Noon meron, pero ngayon tinanggal na nila ata. So, ma-isisend lang nila yung sahod mo sa iyong bank account. So, ito yung sahod ko last January 2021. Kung makikita nyo dyan sa baba, meron siyang starting balance na 109.33 euro. Yan yung sahod ko last December 2020. Kasi, di ba, sabi ko kanina na nilagay ko yung threshold ko sa 500 euro. So, ma-receive ko sana yung sahod ko kapag nag-500 euro na siya.
Ayun, so yung salary ko naman or yung earnings ko sa YouTube last January 2021 is yan yung 125.54. So i-add kaya ang ending balance niya is 234.87 kasi ina-add yung starting balance na which is December and January na sahod ko kaya naging 234 siya. So yan yung balance ko na. And of course nga dahil sa tax na yan, kinuha ko na agad-agad yung sahod ko sa December at January na 234.87. So kung i-ano natin siya to peso, so from euro to peso, so ngayon ang 1 peso, I mean ang 1 euro ngayon sa Pinas is equivalent to 57.85. So yung 234.87, lagay natin yan, 234.87 is equivalent to 13,587.21 pesos. So yan yung sahod ko sa December and January. So napunta naman tayo sa February. So February is makikita nyo na meron akong 290.36 na sahod sa February. So yung starting balance na yan is yan yung 234 from December and January. So ngayon ang earnings ko sa February lang is 290.36 euro. So kung i-ano natin siya sa peso, so 290.36 euro is equivalent to 16,797.30 pesos in 1 month. Yan yung sahod ko in 1 month sa YouTube. Diba? Nakaka-wow. So yan, kung makikita nyo, yung 234 is na-receive ko na yung payment ko sa March 11. Automatic payment siya. So, yung salary ko sa February 20s, makikita nyo, is na automatic payment na siya sa March 21. O, diba? Ang saya. So, kung i-add ko yung dalawa is 525 euro, ang salary ko from January to February na 525 euro is equivalent to 30,371.90 pesos. Diba? So, yan yung sahod namin as a small YouTuber. So, ayun, hindi kami pare-pareho ng sahod. May mas malaki pa dyan sa akin, may mas maliit din. So, hindi kami pare-pareho. Kaya sana na-inspire ko kayo na gumawa pa ng madaming videos at mag-upload parate and magsipag at magtiyaga para makakuha ng sahod sa YouTube. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Hopefully, you enjoyed this video. And please don't forget to like, subscribe, and share my video. And of course, if you always want to get notified every time I upload a new video, just click there the bell button with all notification. Thank you so much, and I hope to see you again on my next videos. Bye!